40 po. 40? Mm-mm. Saan ka ngayon? Sa Tarlac ngayon? Tarlac City po. Tarlac, sakop ba yan ng Luzon? Pa. Sakop ba yan ng Luzon? Pa. Sakop ba yan ng Luzon ang Tarlac? Apo, sakop po ng Luzon. Ah, okay. Region 3 po. Ilan ang anak mo, ma'am? Nandito po, kasama ko po. Kasama ko po. Ilan sa anak mo? Ano po? Ilan ang anak mo? Dalawa po, dalawa. Ah, pareho lang pala tayo, dalawa din. Saan po kayo? Ano pong province niyo? Dito ako sa Mindanao, sa may Pulumulok, South Cotabato. Ang layo naman po pala. Wala naman problema sa malayo, basta makaintindihan lang. Tama. Oo. Tulad ngayon, nag-usap kayo, nagkakaintindihan naman po kayo. Walang problema sa malayo, basta tiwala lang sa isa. Saan po kayo sa Mindanao? Saan po kayo sa Mindanao? Sayap, North Cotabato yung province ko. Ah. Ano po salita nyo doon? Mindanao, o Bisaya, Ilonggo, at saka... Bisaya, ganun, Tagalog. Yes po. Matagal na ba kayo naging... matagal na ba kayong hiwalay ng asawa mo? Ano po? Matagal na kayong hiwalay ng asawa mo? Opo. Mga ilang taon? 18 years. 18? Matagal na. Matagal na. Wala na yung buhay pa yung asawa mo o patay na? Hindi. Ano yung tawag dito? Anak-anak ng babae. Patay na pala kung ganun. Patay na siya sa iba. Iniwan lang ito ng ganun-ganun lang. Iniwan. Ano pa? Patay naman, iniwan tayo ng ganun-ganun lang bigla. Maingay po kasi yung pusa po ba yan? Maingay po kasi yung pusa ninyo, ma'am. Ganon, palit ka ng iba. Tumatahol? Ano po? Parang ano po? May aso dyan, ano yung bantay mo? Guardia? Opo, guardia po yung mga yan. Sige lang kasi kung dyan ako, ako na yung magbantay dyan. Ako na yung naging guard mo. Para hindi ka para wala makapasok na iba. Hindi na, marami na pong guardia dito. maraming guardia pero iba ako sa kanila. No. Ano po pala ang trabaho niyo? Utility ako ng hotel pero ngayon empleyado po ako ng Cebuan Employer. Empleyado ng employer? Oh, parang kasar ba? Kasar sa loob. Ganun po ba? Mayroong magre-receive na pera, may mag-claim na pera sa international o sa Pilipinas, kami po yung mag-claim ng kanila. Opo. Pero baka next week, doon naman ako sa Davao ma-assign kasi rotation lang kami every 2 months. Dito naman ako sa South Cotabato. Mga next week yata, doon naman ako sa Davao, sa may San Pedro. Paano po pala kayo? Bakit po kayo dito po kay... DJ? Opo. Kasi need ko yung magkaroon ng asawa na matino, magkaroon ng kasama na forever. Baka hindi rin ako saktan. Sana all. Yun lang ang need ko doon. Kaya sumali ako kay DJ na baka makahanap forever. Mm-mm.
hindi ako saktan. Katulad ng dati na nasaktan ako, ayoko nang maulit yon. Kaya nga po, pag di nasaktan, hindi matututo. Ganun so, yun. Sabi nila, pag iwanan siya o pagpalit ka sa iba na asawa mo, iwag mo nang habulin kasi hindi kayo para sa Pero si DJ Jel, mabait yan, no? Oo, mabait talaga si DJ. Kaya si DJ ang naging inspirasyon na nakahanap ako ng kausap ko ngayon. Kanina na po ako naghihintay kay DJ. Merong una, pero isap-isap, jaba-jaba ang signal niya. Parang busy yata. So, ngayon, okay na. Yung mga anak mo dalawa nandiyan sa'yo o doon sa tatay nila? Nandito po. Kasama ko. Bale, dalawa yung anak ko. Apat sila, dalawa. Hindi po, dalawa lang. Huwag niyo na pong gawing apat. Dalawa lang. Kung halimbawa maging tayo, kasali yung akin, dalawa, maging apat na sila. Hindi po. Halimbawa, dalawang anak ko, tapos dalawa tayo, di apat. Oo. Ayun. Baka sakali o mga mapag-isipan ko na dyan ako magpa-transfer ng Manila para malapit na ako dyan sa Tarlac. Ano po? Maisipan ko na magpa-request ako sa agency namin na dyan ako mag-transfer ng Manila para malapit na ako sa Tarlac. Okay. May yung butiki, may butiki kasi di. Tuko. Kasi dito ako sa boarding house ko sa may Pulumulok, nag-boarding house lang po ako dito sa Pulumulok. Baka po may kasama kayo diyan. Ayun. Wala talaga. Ilan oh. Malita lang. May kasama ko Malita at saka... Ay, tamang-tama po yan. Opo. Ilan taon na po kayo? Ano, mag... 38. Kasi 1986. Mag 37 pa yata. Running 38 na. Okay lang kung ikaw ang matanda kasi... basta nagmamahalan lang. Basta nandiyan si DJ, di ba? Nandiyan din si DJ, nakikinig dyan. Dyan na mawawala. Dito lang ako ah. Naghahanap ako ng tuko. Yan na, may tuko na. Naghahanap si DJ. Si DJ na, naghahanap daw siya ng dugo. Tuko. Tuko. Ano pa? Sino nga ba ulit yung pangalan mo, ma'am? Arcel. Arcel. Ako pala si Tani Canton Amil. Amil lang ang palayaw. Palayaw ng mga kasama ko sa Cebuana. Amil ang... Yung nanay ko Christian, yung tatay ko ang Muslim. Marang doon sila nakita sa Manila ng nanay ko kasi yung nanay ko dati DX. Doon sila nakita. Kaya Amil yung nadadala kong apelido. Para pong inaantok na kayo ah. Hindi naman kasi abang kausap kita nawawala nga yung stress ko ng Si DJ tulog na yata din. Parang inaantok na. Hindi pwedeng matulog. Ano sino magpipindot? Magpindot dito toko. Anong trabaho mo diyan? Wala po, ito tambay. Anong trabaho mo? Wala po, dito lang po sa bahay. Sige lang ko na. Miyembro po ng ano. Alam po ninyo yung PAL? Miyembro po ng PAL? Yes po, alam ko yung PAL.
ito. Okay lang yun, kasi pag maging tayo na, malay mo maging tayo, ikaw na lang yung mag-aalaga sa akin, huwag ka na magtrabaho. Ay, sana all. Sabi nila, ang babae, tahanan lang ng bahay, ang lalaki, siya yung responsibilidad, maghanap ng wow, paano? Sana all. Okay lang yan, kung mga 5,000 isang araw sahod, okay lang yan. Mahal kasing bilihin. Lami, ay, DJ. Ilan po anak ninyo, ma'am? Dalawa, no? Mahina. Konti lang yung sahod ko sa Cebuan. DJ, DJ, malapit na po ang Pasko. Pabonus dyan. Konti lang yung sahod ko sa Cebuan na kayo. Yan ang bonus yung binigay ko sa iyo. Andyan na si Zero. Ayaw mo nun, sa bahay ka na lang. Tapos si Zero na magtrabaho. Wow. Yes. Ano yun, DJ? Paiga-iga na lang? Hintay na lang ng isang buwan, 1,000? Oo. Hindi, ikaw na lang yung mag-asikaso sa mga bata, yung mga bahay, parang ganun. Para hindi ka ma-stress, para ma-exercise ka naman, ikaw na yung mag-ayos ng bahay. Ay, syempre naman. Dapat huwag tayo magpa-stress. Kasi mahirap yung ano, yung asaka huwag tayong, huwag palagi yung mag-away, yung mag-asawa, kasi ang pag-aaway, yan nagsisimula yung paghihiwalay ng isang mag-asawa. Mm-mm. Tama. Pag-usapan lang. Parang may narinig akong bumulong eh, parang si DJ yan eh. Marahil. Bakit? No, kunwari ah. Ay, sino narinig mo yun? Si DJ. Gi-rewind ni DJ yung butiki dito sa boarding house ko. Tumingo yung kanina. may naririnig akong tukpo. Alam mo ba? Alam mo ba yung tukpo? Kung magpunta ko dyan sa Manila, dapat sunduin mo ako sa airport kasi wala akong alam dyan. Saan po ba yung airport? Saan banda? Yung sa ano ba? Sa Luzon, Visayas, ano, o sa gitnang Silangan? O baka naman sa ano? Dyan sa ano, malapit yata sa Lunita. Ay, Lunita ba? O sa Paranaque banda? Okay. Malapit lang po yata yun sa ano? Yung mga anak mo, kung halimbawa magkaroon ka ng asawa ulit, hindi yan sila magagalit? Opo. Mahirap na po kasing maghanap ng ano, di ba? Yung, alam nyo na po yung, siyempre, kailangan, ano muna? Tingnan muna natin yung ano, di ba? Yung kaibigan muna. Yung isa't isa? Oo. Diba? Walang problema doon, basta makaintindihan lang. Mm-mm. Yung tinitirahan mo ngayon dyan sa Talac, sa inyong bahay yan o nag-boarding out lang kayo? Sa magulang ko. Magulang ko. Magulang mo. Sa kapatid ko. Okay. Kung magkaroon ka ng ano, ng kasama, kung halimbawa dyan magtira, hindi yan magagalit yung kapatid mo, yung may-ari ng bahay, o? Wala po sa sariling bahay. Sige lang, pwede man mag-boarding house lang muna. Boarding house lang muna. Kasi kung malapit lang dito, kung dito ka lang sa, no, sa Mindanao, meron akong sariling bahay, pero dito lang sa amin, sa may... Yung pagkatapos natin dito,
Isa lang yung pangalan mo? Nakalimutan yung pangalan mo, Jasmine? Arcel. Arcel. Pagkatapos dito, pwede ko ma-private jet yung emo mo, no? I-add mo lang ako doon. Ah, sige po. Mayroong para yung mga personal na pag-usapan natin, simpi naka-private yun. Basta, bala po si, ano dyan, si DG. Oo. May yung mga anak mo ngayon, ano, nag-aaral ba sila? Oo, nag-aaral po. Nag-aaral anong po. Grade? Yung bunso ko is, ano, nasa grade 9 na. Ah, malalaki na pala sila, no? Oo, may binata dalaga na ako. Yung... Maaga kasing lumandi. Yung akin maliliit pa eh, yung bunso ko, yung panganay ko nasa 8 pa lang. Yung babae ko, kapin, bali dalawa lang sila. Dalawa lang yung anak. Lalaki at saka babae. Mhm. Pero nasa inyo po sila. Nasa inyo. Ah, nakay nanay, si nanay ang nag-aalaga sa kanila. Kasi hindi ko sila maasikaso kasi palagi ako nasa work kahit saan ako maitapon ng agency, Davao, Pulumulok, Marville, parang maikot ko lang yung ano. Minsan ma-attend ako dun sa Cagayan. Malayo po pala yung mga destination nyo, no? Oo, kasi... Ayoko din sana pero wala akong magawa yung kasi yung schedule namin sa ano eh, sa GTR. Mahirap kasi ang buhay ngayon pag walang trabaho, di ba? Kailangan tinitiis ko na lang yung mga ganong schedule kasi kung maginto ako, naisip ko na wala akong trabaho, wala akong may bigay na suporta sa mga anak ko. Lalo na yung, halimbawa, maging tayo, mas lalo na wala akong support kung maging to ako. Opo. Oh, mahirap ang buhay ngayon pag walang trabaho at saka mahirap mag-apply ngayon kahit nasa... mahirap ang trabaho ngayon mag-apply. Wala pang lablab. Diba? Kailangan may inspirasyon. Diba? Natural naman yan. Kailangan may inspirasyon ka din. Oh. Ako nga, meron din ako mga inspirasyon pero past and past na. Hindi, kinalimutan ko na yung noon na inspirasyon ko na paghihirap kaya naka-move on na ako ngayon. Ikaw, yung ano, yung asawa niya, yung asawa mo ay malapit ba diyan sa iyo o malayo siya? Malayo po. Malayo. Ah, okay. Maganda kung malayo siya diyan para kung meron kang mamahal sa iba, kung meron kang kasamang iba, baka magalit siya. Nawala ka na lagi, ma'am. Kaka lang po, ha? Nagbihis ka, ma'am. Saan ka na? Sige po. Ayun. Parang umiinom pa ng tubig, DJ. Hindi po na. Oh. Malayo po dito. Malayo po. Malayo. Maganda yung malayong asawa mo kasi para may kasama kang iba, hindi kanya mababantayan. Hindi siya ma-heart. Opo. Medyo nangangati na po. Malamok. Yung ano yung
ano, magulang mo, ito pa, ano, LJ? Ano pa? Kumpleto pa yung mga magulang mo? Mm-mm. Pero may, ano na po, medyo may edad na rin. Ah, may edad na rin magulang. Mm. Senior na sila ganyan. Pareho tayo, yung nanay ko, yung mga magulang ko, matatanda na rin, kaya buti. Pasalamat pa kay buhay pa yung mga magulang natin. Hmm. Mahal pa yung buhay nila sa mundo. Pero maganda talaga yung early, tagagandahan mo yan. Nakaya ano na. Ano? Taganda mo yan, iniwanan ka lang ng asawa mo, nagpalit ka sa iba. Eh, makabal lang, ano po ba? Wait, ang palat. Ganun po talaga. Sige lang, nandito naman ako na paparating sa puso mo, ali matanggap mo rin ako. Malay mo, pagdating ng panahon, ikaw at saka ako, maging positive na. Mm-hmm. Kasi ang pag-ibig, sabi nila, ang pag-ibig, hinahanap-hanap yan kahit saan ka. Baka ngayon na, hinahanap na kita, baka hulog ka na ng langit para sa akin. Diba? Na, baka may baka pumasok na yung asawa mo diyan, nakikinig lang sa iyo. Hindi po, yung mga aso tumataon. Yung mga aso ba? Aso. Kumain? Ano eh. Ah, pwede ba tawagin ano na lang yung kasi makalimutan ko yung pangalan mo eh. Ano kaya ang itawag ko sa iyo? Pwede ano na lang. Sweetheart. Ganyan. Main. Mahal. Ang bigas. Kasi nakalimutan ko yung pangalan niya, JJ. Palagi kong makalimutan, mahal na lang para pag maisip ko yung mahal, matawag ko agad. Opo. So, kaya ka, ma'am, na mahal po itawag sa inyo ni sir. Wala. Ano po, mahal lang bigas. Mag-upo ka lang, di mo narinig bala. Natural man yun ang mahal ang bigas. Hindi yan may iwas. At least, pag bumili ka po ng bigas, sir, maalala mo si ma'am. Kasi mahal nga tawagan ninyo. Kailangan, wag ka nang bumili ng murang bigas para yung mahal. Tuwing subo mo, maalala mo si ma'am, kamo mahal to. Mahal tong bigas. Mahal yung mahal mo si girl. Sige. Kaya nga din. Connected naman ako kayo sa isa't isa, no? Ipagpatuloy po rin yung pag-uusap ninyo para magbigayan po kayo ng mga Facebook account ninyo dyan. Puputuloy ko pa pag-uusap ninyo dito sa live. Pagkatapos, tuloy-tuloy pa rin po yan, ha? Hanggang kung kailan po ninyo gusto. Wanted. Thank you. Maraming salamat. Okay po. Thank you. Okay, sige. Thank you po.